Good morning, guys. It's me, Sai Sai. Welcome to my channel. And guys, this time, sasabihin ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo or sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung bagong process ng pagkuha ng passport natin ngayon. So, sa case ko, ano na pala ako, tawag nito, for renewal. And super madali po siya, guys, sa pagkuha ng passport ngayon compare noon nung kumuha ako nung 2014. Kasi nung 2014, imagine, grabe yung pila noon. Ano tawag dito, yung pumunta ako sa DFE sa Cebu, it was 3 a.m. and my number nasa 1,000 plus na. So, pumila ako ng 3 a.m. natapos ako ng 5 p.m. noon. Pero ngayon, super dali na lang kasi lahat ng transaction online na. At napakaganda pa, guys, kasi yung passport ngayon matagal compare noon. Yung passport ko noon, 5 years lang yung validity niya. Pero ngayon, napakaganda kasi 10 years na yung validity. So, 10 years na ma-expire yung passport. So, at saka ngayon, guys, kung mag-renew ngayon or kukuha ngayon, you need to have an online appointment. Yun yung process nila ngayon. Kasi hindi ka pwede mag-direct doon sa DFA. Kasi hindi kanila i-entertain. Dapat talaga may appointment ka sa kanila. So, ganito yung bagong proseso ng pagkuha ng passport sa mga nagbabalak dyan na kukuha ng passport or mga may plano na mag-abroad. So, ganito. And, ano, tawag nito, magpa-appointment ka online. Ano ba yan? May lumilipad. Nasa school ako, guys, ngayon at wala nang tao ngayon dito kasi ano, pagka Friday, 3 p.m. lang po kami. And 4 p.m. na po ngayon. Kasi ano, hindi muna ako umuwi kasi super init. So, ganito, guys, yung bagong proseso ng pagkuha ng passport ngayon. Pupunta ka ng ano, ng internet cafe or mayroon ka lang sa bahay mo. Guys, huwag gamitin ha yung cellphone. Iwan ko kasi sabi nila yung mga kakilala ko na nagamit ng cellphone, nahirapan daw sila pagkuha ng appointment. Pero sa akin, hindi naman. Hindi ako nahirapan nagpagkuha ko ng appointment. So, pupunta ka lang sa website ng DFE. Ito yung website nila, www.dfe.gov.ph. Then, i-click mo doon, appointment. Yun. Tapos, may mga pipilapan ka doon. Yun. So, ang nangyari, super bilis lang po talaga. After mo makakuha ng appointment sa kanila, you have 24 hours provisionary na dapat mabayaran mo. Kasi pag hindi mo nabayaran, okay, ika-cancel nila yung appointment mo para to give chance sa others na gustong magkuha din ng appointment. So, babayaran mo siya. Yung nangyari sa akin, kumuha ako ng appointment. Nag-fill up ako, nag-apply ako for appointment. It was February 13. So, kasi may klase, pina-schedule ko siya ng ano, February 23 kasi Saturday siya. Tapos malayo pa yung tawag nito, yung sa amin, papunta ng Jensan. Super layo siya. It takes one day talaga sa biyahe. So, na ang nangyari, ano, umalis ako dito ng super maaga for 4 a.m. and super tagal din ng bus na nasakyan ko nung dumating ako sa Isulan. Yung bus na sinakyan ko, executive class siya, tapos na super ano ako noon, super excited at saka sabi ko, wow, ito ano, kasi dumating ako kasi ng Isulan 9 a.m. na, so nagmamadali ako kasi yung appointment ko na kinuha is nasa 1 p.m. to 2 p.m. And Saturday, I don't know, na 2 p.m. lang pala talaga sila. So, ganito yung ano nangyari. I was so excited and sabi ko, wow, ito, dito ako sasakay kasi non-stop siya going to Jensan. Pero, iiwan ko kung anong non-stop yun na laging ano, laging nag-i-stop din naman. So, ang nangyari, dumating ako ng Jensan, ng DFA sa Jensan, 1:45 p.m. na. So, tawag nito.
Sabi niya, ma'am, dapat makuha mo talaga ito. Kasi hindi ko alam, guys, wala din akong dalang mga requirements. Pero yung passport ko, dala ko. So, dapat pala talaga ito, ipaphotocopy niyo yung passport niyo. Then yung receipt niyo, kagaya nito. Yung receipt niyo, doon sa binayaran niyo. Kasi ganito siya, guys, babayaran mo siya sa taon nito, yung mga partners ng DFE. Like, sa akin, binayaran ko siya sa USSD. Yun, madali lang siya. Madali lang din magbayad sa 7-Eleven. Yung sa Robinson's partner din nila, madali lang magbayad sa SM. Ganyan, pwede ka ngayon magbayad dyan. So, dapat dala mo itong ganito, na ano nila, dapat dala mo. Tapos, dala mo yung photocopy ng passport mo. Tapos, yung kahit isang valid ID lang, o yung pinasa ko noon na valid ID, humid. Tapos guys, wala pang 10 minutes, tapos na ako sa kanila. Ganun na kadali ngayon. So, hindi siya kagaya ng dati. At saka, kaso nga lang, nung kumuha ako ng appointment, walang regular na appointment. Diba, 950 lang sana. So, express yung lahat ng available na appointment nila. So, ang bayad sa express, 1,260 yung nabayaran ko. Pero, 'di ba nag-appointment ako February 23. So, ito na siya, makukuha ko na siya sa March 7. Yan. Ganyan kadali ngayon magpa-appointment. Tapos ito pala, dapat kasali din pala ito, yung ganito. Yan, ipiprint nyo yan. Kasali yan, hinahanap yan nila doon. Yan. Tapos dapat pala guys, yung number ninyo na ilagay doon, dapat active talaga siya. At saka dapat yung email address ninyo, dapat active talaga siya. Kasi doon nila isi-send yung confirmation. After mo, di ba, nagpa-appointment, isi-send nila sa'yo yung confirmation at saka yung reference number na ganito, yung dapat na para mabayaran mo siya. And after mo siya mabayaran, isi-send na naman nila sa'yo sa email address mo yung confirmation of your appointment, which is yun siya yung ipaprint mo gaya nito. Ayan. Ayan yung itsura niya. So, ganyan lang. Kung may mga tanong kayo, don't hesitate to put your comment on the description box below. Yan lang po muna. And salamat sa panonood, guys. See you on my next video. Bye-bye. God bless.